ang teammate Chris Chu, Ryan Bunaith, and Greg Slaughter sa Ateneo. Oo, una, yung pinakauna kong na teammate, si Chris. Isa siya sa pinaka-matalinong players na nakilala ko. And talagang leader yan si Chris. Hindi man sa salita, but sa example, that's how smart he is also off the court. Talagang siyempre, we know na matalino yan si Chris and talagang mabait. Kwento ko lang always with Chris is that dati sumasabay ako sa kanya pag umuwi siya Makati kasi may family ako sa Makati. Tapos every time sinasabihan ko siya, Chris, dito parang baba mo na lang ako dito sa my guard houses na lakad na ako. Hindi, ginagawa niya talagang hinahatid niya ako doon hanggang sa bahay ng tito at tita ko. So, bait talaga yan si Chris ever since. So, masarap siya kasama sa team. Si next nun, si na-teamin ko sabay si Ryan tsaka si Greg. Si Ryan palabiro yun. Si Ryan palabiro. Tapos talaga pagkakampi mo siya, hindi ka kinakabahan kasi Bogdan tsaka si Ryan maglaro eh. Makikita mo talaga sa kanya yung composure niya habang naglalaro kahit lamang yung kalaban. Alam mo, parang sa kanya mananalo pa rin tayo dito. Parang ganun yung feeling na pag nandyan si Ryan. So, grabe yung confidence na ni Ryan na pinapakita nung pag-teammates kami nun sa Ateneo. Tapos si Greg naman, parang tinatawag ko ngayon kay Greg, parang ano kaya eh, little brother ko yun si Greg. Pero joking aside, si Greg is really gifted with height and talent, no? Bihira ka makakita ganun yung size na ng player plus with the talent also. Talaga isa yun si Greg sa mga tinuturoy kong kaibigan din na teammate na naging kaibigan din na kasi magkasama kami lagi sa team sa pag nagtitraining kami out of the country and even the teammates pa kami sa Philippine team and special yun sa akin and he's really one of the nicest guys there si Greg at saka totoo talaga siyang tao. May discrimination sa inyo dati height mo maliit hindi bang PBA pero naging hard work ang kayo kung pinakita mo kaya mo maging PBA. Yun nga, no? Talagang minsan pagka maliit ka talaga kumbaga huli kang pipiliin lalo na pag sa basketball disadvantage talaga siya pero sa akin nakikita ko siya as an advantage just because